Gaano po ka totoo na pinagtanggaan mo siyang saksakin? Ay, talaga pong totoo yan. Masisira na ho ang ulo ko dyan. Kuyong ka naman. Papatayin niya daw ako. Kasi tal naman daw, patapon naman daw yung buhay niya. Wala po akong ibang iniisip, kundi yung kutsilyong ano niya, hindi niya ako masaksak. Ika-25 ng Disyembre habang ipinagdiriwang ng karamihan ang araw ng Pasko. Isang pangyayari sa buhay ni Grace Aquino ang hindi niya makakalimutan. Ang kanya kasing hipag, sinalubong siya at may dalang patalim. At balak umano siyang saksakin. Dahil sa insidente, ay dito na humingi ng tulong sa Ako Bicol tabang ora mismo si Grace. Minsan, pag ano, syempre pag lasing ka din, nakakalampas ka rin. Po. Matapang ka din pag lasing. Nagahanap ka ng kaaway. Nagkausan ba kayong dalawa nung hipag mo, hindi pa? Hindi pa po, kasi nung mag-uusap nga po sana kami sa barangay nung 29, hindi po siya dumating kasi... May kahit yung nanay po nagsabi sa akin na sabi nga pasadyos ko na lang daw kasi ang sabi daw hindi daw siya pupunta. Walang pag-aalinlangan ding inamin ni Chona sa aming programa ang kanyang plano kay Grace. Gaano po ka totoo na pinagtanggaan mo siyang saksakin? Eh talaga pong totoo yan, sobrang galit po na sa kanya. Bakit naman? Saan ang gagaling yung galit mo? Masisira na ho ang ulo ko dyan, ganito po yan. Tabang buhay, ilang taon na po kaming ginaganyan niya kung ano-anong masasakit na salita. Punong-puno na ako, sira na ang utak ko. Tigilan niya na po ako kasi sirang-sira na ang pagkatao ko, pati ang isip ko sira na. Pero ang pinagmulan pala ng kanilang alitang maghipag ay ang pag-inom ng alak. Natatakot daw sa iyo si Grace dahil daw baka daw patayin mo siya. Wala ka dyan! Mamuhan-muhalo ka dyan! Tingnan nyo ma'am, pag nagwala yan. Pag nagwawala ka lang din pala. Pag nagwawala ka, doon nagagalit sa iyo si Chona. Lasing na naman, bibidyuhan ko, ipapadala ko sa iyo para magkita yung pangis niyan. Chona, ibig mong sabihin, hindi totoong natatakot sa iyo si Grace. Wala ka dyan, manuwala ka po dyan. Dahil sa kanilang matinding bangayan, ay tinawagan na rin namin ang Ligaw City Police Station. Ayun po kay Kapitan, nasa second session na daw po yan ang lupon. Ang posibleng kaharapin po ni Chona, yung grand threats, is like physical injury. Titingnan din po natin kung yung pagtangkang pagsasaksak ni Chona, pwede natin pong ipasok yun sa attempted. And isasama po natin yung pagsira, kung ano man po nasira sa property ni Grace. Ang mali lang po mong nakikita natin may konting mali si Chona, ay inilagay niya sa kanyang batas yung inalain niya kay Grace. Kung may reklamo man po siya kay si Chona kay Grace, idulog niya sa barangay. Ayaan natin munang gumulong sa barangay yung reklamo. Bukas magharap kayo sa barangay. Chona, pwede bang magharap kayo sa barangay bukas? Kasi aatin din yung aming team para... makatulong na matuldukan at magkaayos kayo. Ay, salamat po, sir. Yan ang gusto ko. Mga ka-action, nandito tayo ngayon sa Barangay Hall ng Barangay Batang dito sa Ligao City dahil masasaksihan natin itong pag-uusap at pagbabate ni Grace at ni Chona. Inibitahan sila mga ka-action ni Barangay Kapitan para ngayong araw ay matuldukan na mismo ang kanilang pag-aaway. Pinangunahan naman ng kanilang punong barangay na si Cristobal Quiamno ang pag-aharap ng maghipag. Lahat kayo makainom, palainom. Kainuman doon, kismis, pagdating sa bahay. Tuk-tuk-tuk, naririnig ng isa, nareact yung isa, gulo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, respect ang sarili para respeto ka ng iba. Ikaw, Grace, inaako ko yung maging ina na ano. So, ano mo? Magkul po talaga mo, Ana. Kasi sabi ko nga nila, suwerte yung pagkasabi niya, ano, di ko man talaga tapat na siya. Sabi ko, alibaw akong paman, dapat bigyan niya ako ng tulong tayo sa harto. Okay na. Tapos sabi ko nga nila, amin ang kukuha mo kung may kasaran ako, talaga yun man ako ng ato pa. Magkul talaga, magkul nga na. Hindi na, daan na kami po ako talaga. Hindi na, hindi na nga. Gaiwas na ako sa niya. Ano, Monique? Payag na kayo naman ako na bibigyan ka ng music. Ano yung dance? Ano yung dance lang?
Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay hindi na nila mapigilan ang magsumbatan. Serious ba yan? Magdaya ka ni Seka. Opo nga, opo nga. Minsan ulog ko siya. Talagpag na nga ito ka. May mga rin ulog ko siya. Ulog na lang. Dawag at ito. Ito lang po. Kasi dito may natuklats pero bakal na. Isa-isang ka na. Pag-isa ka na. Ano talaga? Wait for your turn. Pero dapat pag mga limang bakal. Yes! Anong klaseng bakal? Wait. Adik, ito mga suka. Wala, mga ito bakal. Ay, di ba mo yung kaya? Pieces of hollow blocks po ang ibibigay nyo. Si Kapitan nag-pledge na 2 sako ng simento. So malaking tulong yun, Mama, no? Sa huli ay nagkaroon na rin ng kasunduan si Grace at Chona upang tuldukan ang kanilang matagal ng hidwaan. Ano po yung masasabi nyo, Kap, na nagkaayos na po itong magkabilang lahat? Siguro naman, yung pagka-pamilya-pamilya ang ano, pag hindi nagkakaintindihan, pag nag-usap sa barangay, kasi pag sila, talagang magkasabunutan. Ngayon, nandito tayo para sila pag-ayusin, pagbigyan ng oras, isa't isa magsalita, kung anong nasa loobin para maayos. Apo. Pinuntahan din namin ang bahay nila Grace upang personal na makita ang nasira ni Chona. Ito po yung bahay niyo. Alin po yung tinibag niya? Ito yung bahay nila. Ito po, ayun. Wala po nga. Ay, inanuan niya na po kasi naman. Kung dun sa kabila, makikita niya. Sino naglagay niya? Yung asawa ko po kasi open. Dun po sa kabila, makikita niya. Dun tayo sa kabila. So, yun po yung ginaba nila. Ipinakita at ikwinento rin ni Grace kung saan siya sinugod ng kanyang hipag na si Chona. Ah, so ibig sabihin, eto, dito siya. Opo, dito siya. Ginamit niya itong daanan. Opo. Para dyan lang biglain ka at talikurin ka. Opo. Tama. Opo. Dito so po. Nakita mo na may hawak siya ng kutsilyo. Kaya nahawak na 'yun yung inano ko. Nagapan ko po. Pinigilan ko yung kamay niya. Eh nasugatan pa ako dito. So anong sinabi niya nung aambahan ka na? Papatayin niya daw nga po ako. Kasi tal naman daw, patapo naman daw yung buhay niya. Kami, basawa ko, ang iniisip ko, wala po akong ibang iniisip, kundi yung kutsilyo yung ano niya, yung hindi niya ako masaksak. Opo, nalabas po ako. Katabi lang yung bahay namin dyan, o. Oh. Opo, nakita na po namin. Oh. Na yun, o, dyan ako. Dumaan sa likod, balahan lang niya. Bakit po may dala kayong kutsilyo that time? Galit na galit lang. Dahil sa kanya. Ngayon, sabi ko, wag nang uulitin. Ang punto ko dito, tapos na. Grace, abo ko na muna kaya dumin. Kung ano-uno kang parang gano'n na naman sa akin. Nag-istorya kita, ba't kayo na magbuyong ka naman? Hindi na daw siya maglalasing. Pero okay na kayo na, di ba? Okay, sige na, shake hand na kayo ulit. Labis din ang pasasalamat ni Chona sa ating programa dahil ang kanilang matagal ng hidwaan ni Grace ay natuldo ka na. Maayos naman po yung ano, tsaka nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol kasi mabilis po yung action na gagawin mo.